Kamusta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng araw at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kagimat. Adlaw ang tawag namin ng araw sa may salitang karayang mga kagimat at sa buong kaanib babaylan unom ay ganito din ang tawag. Ang mutya ng araw ay may kakaibang laragway o sidlak sa buo nitong katawan. Makikita sa buo nitong katawan ang kumikinang na parang diamante. Parang diamante na may pagkabukay sidlak mga kagimat. Kapag ipaikot ito sa ating kamay sa palad ay dito mahinagan ang nakasidlak niyang katawan. Pero paano namin nalaman na ang batong ito ay isang sangkapagimat mutya na galing sa araw? Bilang babaylan unom, naura namin ang sangkap dahil sa tulong ng mga tagaubay, sa mga surugnon, sa mga hinuptanan, kag sa mga gabaynong inkantado at inkantada, at pati na din sa mga kapuyang nagapanoytoy at minsan makikita namin sila sa mahiwagang banawan. Ang mutya ng araw ay may kakaibang tagos na liwanag. Kapag ilagay ito sakali sa nag-iilaw na bagay katulad ng flashlight, ang mutya ay hindi basta ordinaryo lamang na bato at makikita sa tabi-tabi lamang. Ito ay may kakayahan na lumalaki at nag-iiba din minsan ng kulay mga kagimat at nakadepende ang kanyang pagpalitan nyo kung paano natin sila alagaan. At na makuha namin ng mga babaylan unom itong sangkapagimat ay pinuno namin ng basbas at matalinhagang ritual upang malinis at malikop sa puti ang mahika gahom. Ang mutya ng araw adlaw ay may maraming gamit na makakatulong upang tayo ay proteksyonan at depensahan laban sa mga itimang mahika. Proteksyon at depensa laban sa mga kulam, barang, palipadhangin, kilkig, mga hiwit, mga tampong, mga bugno at mga tuyaw at mga usog mga kagimat. Nagpapalakas din ito ng alindog at karisma, pampalakas ng dungan at kaluuban, at pampaswerte sa pamumuhay at sa kahit anong uri ng mga negosyo. At kasama din ang mga katangian ng pagpagaling mga kagimat, pagbibigay ng kagalakan at pagbibigay ng direksyon sa mga hindi sigurado kung aling paraan ang liliko. Kaya malaki ang maitutulong ng kanyang mahikagahom o taglay na virtudes sa pampalakas, pampatalas at pampatalino ng isip. Ang mutya ng araw ay may mahikagahom na masiglang sunduin na mag-aangat sa bawat elemento ng iyong katawan, isip at kaluluwa. Ang mutya ng araw ay may mabisang gamit para sa cleansing ng ating aura, physical at spiritual mga kagimat. Kung sakaling nakaramdam ka na mabigat ang katawan, matamlay at sobrang stress, ang gagawin lang mga kagimat ay kunin lamang ang mutya ng araw at saka hawakan ito ng kaliwang kamay at saka ipaikot-ikutin sa noo ng 13 na beses. O di kaya ay paikutin ito hanggang sa humupa ang nararamdaman. Wala nang ritual na sasambitin mga kagimat at gagana itong gahumay kanya basta buo lang ang paniniwala. Ang mutya ng araw-adlaw ay nagpapalakas at dinadagdagan nito ang dosis ng ating solar plexus chakra cleansing. At sa paraan na ito mga kagimat ay maging balanse ang ating aura, physical at spiritual. Ang mutya ng araw ay nakakatulong din upang palakasin at maging malusog ang ating metabolismo, pangliwas at panlaban sa mga dapong sakit at critical na mga sakit mga kagimat. Ang mutya ng araw-adlaw ay isa din na agimat na nagpapalakas at sintrong konektado sa chakra ng ating puso.
isang malakas na tagapaglinis ng mga negatibong enerhiya. Tungkol naman sa pampalakas ng sangkapagimat na ito ay maganda na ipasilakan ito sa liwanag ng araw, Martes o Biyernes lamang mga kagimat. At pwede din na pahiran ito ng Divine Oil Aura. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang birtudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.